الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد mga kapatid sa pananampalataya matapos natin purihin at pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nais po natin iparating sa inyo ang babala tungkol sa mga violation sa salah. Bumanggit tayo ng ilan na violation sa salah sa abot na nating oras. Apat na major violation ng salah. Marami sa atin mga kapatid sa pananampalataya ang mga nagsasala ngunit puno ng violation. At kapag ang mga violation mo ay malalaki, ang iyong mga sambayang ay hindi tatanggapin. Pag hindi ka kinaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa hadith na ang salah ang susi sa paraiso. As-salatu miftahul jannah. Salah is the key to paradise. Salah ang susi sa paraiso. Ngunit marami ang mga salah na hindi tanggap dahil mayroong mga major na mga violation. Kaya kailangan bawat isa sa atin ay ma-identify nating mabuti itong mga violation, lalo na mga major violation, dahil baka tayo po ay sambayang ng sambayang. Yung pala ang ating sala, hindi tanggap. Tandaan po natin na ang iniingatang mabuti na sala ay pasaporte sa paraiso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minas saytanir rajim. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. At ang mga yaon na iniingatan nila ng husto ang kanilang mga salah. So pinagbubuti mo ang salah mo, pa-ablution, ginagalingan mo, mga galaw mo, lahat. Ginagandahan mo. Mga ruko mo, tama, hindi minamadali. Mga sujud mo, tama, hindi minamadali. Ginagampanan mo yung mga anong obligatory, ginagampanan mo anong mga pillars ng salah, at hindi mo kinakaligtaan yung mga sunnah. Ulaika fi jannatin mukramun. Sila ang mga yaon na mananahanan sa mga hardin ng marangal. Ibig sabihin po ng mga hardin, paraiso. Sila yaong mananahanan sa paraiso ng marangal. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ganito kahalaga ang salah. At kinakailangan ng ating mga salah ay sa paraan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po pwede na sa paraan ninuman. Paraan ng lulo mo, o kaya tatay, o kaya tiyuhin mo, o kaya teacher mo. Kung wala itong batayan sa sunnah, hindi po pwedeng sundin. Kaya kailangan bawat isa sa atin nagsasaliksik. Ito bang ginagawa mo kasalukuyan ay may batayan sa Quran o kaya may batayan sa Sunnah? O ito kaya ay gawa-gawa lang? Sallu kama ra'aytumuni o salli. Magsala kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa paraan na nakita ninyo na aking pagsasalah. So hindi po pwede na magsala tayo ng kanya-kanyang paraan. Di naging katulad ng mga kufar. Kung ano ma-invento nilang paraan ng pag-prayer, pag-gita-gitara, pakanta-kanta, sige lang, kung ano ang tono, kung ano ang muda. Yan yung sinusunod. Sa atin, hindi natin sinusunod kung anong uso. Ang sinusunod natin, paano ang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niyang sambahin siya sa paraan na gusto niya, na ipinakita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sharing sinusunod natin. Hindi po pwede na bawat isa sa atin mag-invento ng paraan ng pagsala. Dahilan dyan, mga kapatid, sa pananampalataya, banggitin natin kahit apat lang na major violations. Ibig sabihin po ng major violations, kapag nilapag mo ito,
wala ka ng sambayang. So tandaan natin mabuti. Unang violation na malimit gawin ng mga ma'mum, inuunahan nila ang imam. Inuunahan nila sa pagruku. Inuunahan nila sa pagtayo. Inuunahan nila pagsujud. Inuunahan pagbangon. Pati na sa paglingon, pag nagsalam, inuunahan nilang imam. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang nagbigay ng fatwa ay Imam Ahmad bin Hanbal. Nawa kahabagan siya ng Allah. Haram na unahan mo ang iyong imam. Bakit? Sapagkat wala ka ng prayer. Naiulat ni Anas radiyallahu an nang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam anya, isang beses anya, minsan nag-imam siya sa amin sa salah. At nang matapos ang salah, humarap siya sa amin at sinabi niya, "O mga tao, ako ang kanyong imam, ako ang inyong imam, kaya huwag niyo akong uunahan sa pagruku, sa pagsujud, at sa pagtayo, at sa paglingon." Huwag siyang unahan sa pagruku, huwag siyang unahan sa pagsujud, huwag siyang unahan sa pagtayo, at saka sa paglingon. Mga kapatid, sa pananampalataya, Sahih Muslim, authentic na hadith. Ito ay nangangahulugan ayon sa paliwanag ng mga Islamic scholars na kapag inunahan mo ang imam, tingnan ninyo, pansinin ninyo yung mga muski, lalo na sa pangalawang sujud. Yung unang sujud na kagaling sa taas, nakatayo, unang sujud na uuna pa yung imam. Pero yung mula sa upo, pangalawang sujud, puntahan nyo ang maraming malalaking muski. More than 80% ng mga ma'mum, mas nauunang lumapat ang kanilang noo sa sahig bago lumapat ang imam. Lahat yun invalid ang salah. Ninunahan nila ang imam. Pansinin ninyo mga muski, kapag nasa mga masjid kayo, pansinin ninyo, yung unang sujud, unang patirapa, unang imam. Pero pag upo niya at nagpatira pa, pangalawa, mas nauuna mga ma'mum. Lalo na kapag slow motion ng imam. Bilang katibayan na ito ay nagpapa-invalid ng sala, kapag nakita ng mga sahaba ang isang tao na inunahan niya ang imam sa anumang galaw, sinasabihan nila, ulitin mo ang iyong sala. So ito yung katibayan na bakit ang sala ay invalid. Inutusan nila yung mama, ulitin mo ang yung sala. Ibig sabihin, ang sala ng mama na yun ay invalid. Katibayan pa si Ibn Mas'ud radiyallahu an. Tiningnan yung mama. Mama na inunahan yung imam. Pagkatapos magsala, tiningnan niya. Sabi niya, hindi ka nakapagsala ng individual at hindi ka rin nakapagsala ng jama'ah. So wala kang sala na individual, wala ka rin sala na jama'ah. Ibig sabihin, invalid ang yung sala. Si Ibn Umar, at ganun din ang kanyang sinabi dun sa mama, na inunahan niyang imam, pinapaulit nila magsala kapag inunahan. Mga kapatid, sa pananampalataya, nangangahulugan lamang na ang sala ng Muslim ay invalid. Sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله سورته سورة حمار. Ito matindi na hadith, mga kapatid, sa pananampalataya. Papalitan ng Allah yung ulo mo o kaya mukha mo, papalitan niya ng asno. Alam niyo yung asno? Yung maliliit na kabayo, donkey kung tawagin, maliliit na kabayo. Basahin natin yung hadith na isalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu an. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, hindi ba siya natatakot siya na inuunahan niya ang imam sa pag-angat ng ulo, na palitan ng Allah ang kanyang ulo ng isang asno o ang kanyang mukha palitan ng isang asno? Sahih al-Bukhari. So mga kapatid, sa pananampalataya, ito yung mga palatandaan na huwag mong uunahan ang imam. Sapagkat sa isa pang hadith, papalitan ng Allah ang mukha ng tao ng aso. Hindi asno, aso. Yung kanina kabayo, asno ay kabayong maliit. Ito naman, aso. So mga kapatid, sa pananampalataya,
gumagalaw lamang ang mga sahaba kapag narinig nilang bar. Allahu Akbar. Kapag narinig nilang bar, saka lang sila kikilos. Kapag nakita nila na ang imam lumapat ng noo sa sahig, saka lang sila kikilos. Sa atin, hindi. Binabantayan niya. Binabantayan mo. Huwag na huwag mong babantayan yung imam na parang bang gustong sabayan. Dagdag pa rito tungkol sa magpagsujud, i-insert natin, mga kapatid sa pananampalataya. Marami rin sa atin, kahit saan na muski, makikita mo itong violation na ito. Bagamat hindi ito kasama sa major violation, pero kasama ito sa mga violation. Yung ginagawa ng marami sa atin na kapag last na sujud ay pinatatagal. Nakaupo na yung imam, nakatahayat na, pero yung ma'amum, nakasujud pa rin at nagdudoa. Ito pala ay dalawa ang kanyang violation. Unang violation, ayaw niyang sumunod sa imam. Imam, siya ang amir ng sala. Siya ang prayer leader. So kapag sinabi ng leader, prayer leader, tayo, tatayo ka. Pag sinabi, upo, upo ka. At kapag siya nakaupo, nagtatahayat, kailangan nakaupo ka na rin, magtahayat ka na rin. Ngunit ang ginagawa ng ibang kamusliman, nakaupo na yung imam, nagtatahayat na, yung ma'amum, nakasujud pa rin at nagdudua. Alam natin, nabanggit sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamalapit sa kanyang Panginoon ay kapag siya ay nakasujud. So kapag ikaw ay nakasujud at ikaw ay nagdudua, yan ang pinaka-special, pinaka-effective na dua. Nagdudua ka na nakasujud, yan ay sinasagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang iingatan natin ay itong punto na ito. Marami na nagsusujud ng matagal kapag sa last na sujud. Ayon sa mga scholar, ito nila ay bid'ah. Dahil walang katibayan sa hadith na ang sujud ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa last ay pagkatagal-tagal. Ang kanyang sujud pantay-pantay. Bawat sujud niya nagdudoa, bawat sujud nagdudoa, walang pang-last na doon niya ibubuhos ang lahat. Kapag anila, ginawa natin na sa pang-last na sujud ay tinagal-tagalan natin at dahilan sa wala itong ebidensya sa hadith, pumasok ito sa bid'ah. So ulitin natin, magdua tayo kapag nakasujud, pero huwag natin gawin na yung last na sujud ang pinakatagal. Pantay-pantay ang dua, pantay-pantay ang haba. At kapag ikaw ay ma'amum, huwag mong gagawin na nakaupo na ang imam at nagtatahayat, ikaw nagdudua pa rin. Pangalawang violation. Unang violation kanina, inuunahan mong imam. Pangalawang violation, na marami rin tayong makikita sa mga muski, yaong tatayo ka na mag-isa sa likod ng saf. Halimbawa, dumating ka, ang nagbigay ng fatwa, Sheikh Bembas, nawa, kahabagan siya ng Allah. Halimbawa, dumating ka, nagsasala na sila, imam, tapos, ang ginawa mo, tumayo ka mag-isa sa likod. Wala kang sala pag tumayo ka mag-isa. Sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata limun faridin khalfas saf. Walang sala ang nagsasala mag-isa sa likod ng saf. So mga kapatid, sa pananampalataya, ito ay malakas na hadith. Ahmad, Ibn Majah, tsaka Ibn Hibban. Isa pa ang katibayan na walang sala kapag nagsala ka mag-isa sa likod ng saf. Nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mama na nagsasala mag-isa sa likod. Inutusan niya na ulitin ang sala. Ibig sabihin, wala kang sala. Isa pang problema sa atin kapag tayo ay tatayo sa likod ng saaf, doon tatayo sa kanan, sa dulo. Kapag uumpisahan natin ang saaf, tapat ng imam, doon ka tatayo. Sa tapat ng imam, doon umpisahan ang saaf, pa-spread. Hindi yung doon sa kanan doon. Doon siya tatayo. Ang layo-layo niya. Pwede lang yung kanan ng imam katatayo kung mag-isa lang ang imam at pangalawa ka. Dito ka tatayo sa kanan niya. Dalawa lang kayo eh. Ngunit kung pumasok ka ng masjid, dalawa kayo, doon yung umpisahan, sa kanan, hindi doon sa kanan. Kung saan ang tapat ng imam, doon kayo tatayo. Ngayon,
Ang tanong, ano ang option na gagawin ng ma'amum? Pagpasok na sa masjid, nagsasambayang na sila. O ang option na gagawin niya, sabi ni Bembas, ay maghanap ka ng masisingitan. Ang mga sahab natin, maluwag. Dito sa Pilipinas, mga maluluwag. So maghanap ka, mula sa dulo hanggang sa dulo, maghanap ka ng maluwag. Sumingit ka dahan-dahan na hindi magugulat yung mga nagsasala. Dahilan sa ang mga sala natin, mga maluwag, sabi ng hadith, kapag ang dalawa, pagitan, pwedeng pasukan ng maliit na kambing, nakatayo dyan si Satan. Kaya dapat ang sahab natin masikip para huwag mamagitan si Iblis sa atin. Tapos ibubulungan ka na kung ano-ano ibubulungan siya, hindi ka makakonsentrate. Nagsasala ka ang nasa isip mo, yung tindahan mo. Nagsasala ka ang nasa isip mo, ayang yung mga sinampay. Kasi katabi mo si Iblis, binubulungan ka. Kailangan sikip. O nang option, sabi sa fatwa ni Sheikh Bembas, pagpasok muna nagsasala na sila, huwag kang tumayo mag-isa sa likod. Maghanap ka ng masisingitan. Dahan-dahan, sumingit ka na hindi maistorbo, then magtakbir ka. Ang tanong, paano kung wala kang masingitan? Ano ang pangalawang option? Ayon kay Bembas, maghintay ka ng darating. May darating, hintay ka muna. Tanong, paano kung walang darating? At matatapos na ang sala, walang darating. Pangalawang option, kung walang darating, hintay mo pa walang darating, at matatapos na ang sala, pangatlong option, kung wala kang maistorbo, tumayo ka sa kanan ng imam. Ang tanong, brother, matatawid mo yung mga ma'amum. Pwede mong tawirin ang mga ma'amum, huwag mo lang tawirin ang imam. Pag tinawid mo ang imam, sira ang lahat ng prayer. Kaya kailangan ng imam alisto na huwag siyang magpatawid. Hindi naman, dahil kapag nasira ang prayer niya na imam, sira din at obligasyon niya. So ulitin natin, kapag pumasok ka ng masjid at nagsasala na sila, maghanap ka ng masisingitan, or maghintay ka ng parating, kung walang darating at hindi mo maistorbo ang mga tao, lalo na yung mga muski na marami ang pinto, open, pwede kang tumayo sa kanan, tagiliran ng imam. Huwag mo anya kalabitin yung nasa huli at paatrasin mo. Ayon sa paliwanag ni Sheikh Bembas, ito anya ay mahina na hadith. Kapag kinalabit mo yung mama, umatras, lumuag na yung saaf. Pag lumuwag yung saap, kinuntra na niya ang suna ng sala na dapat dikit-dikit. Dapat hindi masingitan ng syaitan. Pangatlong violation. Apat lang. Tama na yung apat na violation. Kukulayin tayo ng oras. Tumawid sa harapan na nagsasala. Napakarami sa atin, lalo na yung mga malalaking masjid, gustong-gusto natin first line. Pagkatapos magsalam ng imam, aba, karirahan paglabas. Kahit mga nagsasala pa yung mga dadaanan niya, wala siyang pag-alam, dinadaanan niya yung mga nagsasala. Eto, pakinggan ninyo. Nagbigay ng fatwa, Sheikh Bembas, at nagalang the Permanent Committee ng Saudi Arabia. Ayon sa kanilang hukum, haram. Ibig sabihin ng haram, pag ginawa mo, may parusa ka sa impyerno, apoy. Haram na tumawid ka sa harapan ng nagsasala, sa distansya na abot, kaya mong abutin. Kung malayo, walang problema. Ngunit kung sa distansya na kayang abutin ang nagsasala, tumawid ka, kapatid sa pananampalataya, ito ay haram. Bakit haram? Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Law ya'lamul marru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Kung alam lang ng tatawid ang kasalanan na kanyang magagawa. Ibig sabihin, brother, kung alam mo lang gaano kabigat ang kasalanan na iyong gagawin sa pagtawid mo sa nagsasala. Kung alam lang ng tatawid ang bigat ng kasalanan na kanyang magagawa, kung tatawid siya sa nagsasala, ay mas pipiliin niya ang 40. Ano yung 40? Walang nakalagay kung 40 days, 40 months, 40 years. Ngunit ayon sa mga ulama, tafsir nila, 40 years. Kung alam lang ng tatawid sa harap ng nagsasala ang bigat ng kasalanan na kanyang magagawa, mas pipili niyang maghintay ng 40 years at yan ang mas mabuti para sa kanya kaysa sa tumawid sa harap ng nagsasala.
dalawang pinaka-authentic na hadith, Sahih al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Bakit haram? Mga kapatid, sa pananampalataya, ito ay hindi natin nababantayan, marami sa atin na kapag nagsambayang sa masjid, walang pakialam, tawid lang na dire-diretso. Hindi niya alam, ito pala ay haram dahil ang gantimpala ng sala ng tinawid mo ay naging invalid ang gantimpala. Yung sala niya intact pa rin, pero yung reward, wala na siyang reward. Saan ka kukuha ng pambayad ng reward? Sa araw ng paghuhukom, yung mga tinawid mo na mga nagsasambayan. Ulitin natin, huwag mong tawirin basta malabot ng kamay mo. Mga kapatid, sa pananampalataya, sinukat nila gaano kalayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sutra kapag siya ay nagsasala. Ang layo na sa Kaaba kapag siya ay nagsasala ay equivalent more or less ng 54 pulgada. 54 pulgada. Yang mga sadyada natin na ganyan, 48 pulgada lang yan. Karamihan dyan. So mas malayo pa dyan dapat. Yan ang lalagyan ng sutra. Bahagi ng sunna ng sala na kapag nagsasala ka, maglagay ka ng sutra sa harapan mo. Pwedeng bag, pwedeng upuan, pwedeng anuman, pwedeng aklat, whatever. Or humarap ka sa pader. Pader na hindi ka nawawala sa kibla pa rin. O kaya poste. Humarap ka sa poste, basta nasa kibla ka pa rin. Mga kapatid, sa pananampalataya, ano naman ang kapag siya ang tumawid? Hindi lang gantimpala, kundi mismo ang iyong sala, invalid. Gantimpala at saka sala mismo, invalid. Kapag ito ang tumawid, tatlo. Babaeng adult, ibig sabihin, babaeng nasa edad na. Either misis mo or anak mo, kapatid mo na babae. Halimbawa, nagsasala ka sa bahay. Biglang tumunog yung telepono. Tumakbo yung misis mo. Tinawid ka sa abot. 54 inches or lagpas ng abot kamay. Tinawid ka niya, wala ka ng sala, brother. Kailangan ulitin mo ang yung sala. Tatlo ang nakakasira mismo ng sala kapag ito ang tumawid. Babaeng adult, donkey, asno, ibig sabihin ng donkey, asno, yung kabayan na maliit, at asong itim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatal mar'il muslimi idha lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khiratir rahl al mar'atu wal himaru wal kalbu al aswad. Ang sala ng lalaki ay nagiging invalid ng babae, ng asno, at ng asong itim kung walang nakalagay sa kanyang harapan na something na tulad ng siya ng kamilyo. Ibig sabihin, kung walang nakalagay sa harapan mo na sutra, pwedeng upuan, pwedeng aklat, pwedeng mismo yung tutob. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutob bilang sutra. O kaya espada, ang mga mandirigma, espada, nilalagay. O kaya poste. Kung walang nakalagay na sutra, ang tawag rin sutra, walang nakalagay na sutra at tumawid ang babae o kaya asong itim, paano magkaroon asong itim yung masjid ito? Kapag nagsasala ka sa labas, outdoor na sala, nagtatravel ka, nagsasala ka sa labas, biglang may tumawid na itim na aso. Kailangan bugawin mo, sipain mo, pwede mong igalaw ang paa mo para huwag siyang tumawid. O kaya babae, asno, asong itim. Pag itong tatlo ang tumawid sa'yo sa distansya na hindi pwedeng tawirin, wala ka ng sala. Bakit asong itim? Bakit hindi asong puti? Al-kalbu al-aswadu shaytan. Ang asong itim ay shaytan. Sahih Muslim, source natin. Ulitin natin. Tatlo. Para maintindihan niyo, lalo na kayo mga misis, mga sisters. Kahit ano mangyari, huwag niyo tatawirin ang inyong mga mister na nagsasala sa distansya na abot ng ating sinukat na 52 inches. 48 lang yan. 54 inches. Yan ay 52 lang. Itong ating, 48 lang itong mga ginagamit natin. Kaya, kung mayroong kayong mga gagawin, tumawid, dumaan kayo sa likod ng sutra. Kung may nakalagay na upuan, pwede kang dumaan sa likod ng upuan. Kung may poste, likod ng poste. Huwag sa pagitan ng sutra at ng nagsasala, huwag na huwag kang tumawid.
Kung ang tumawid lalaki, invalid ang reward. Kung ang tumawid babae, wala ka ng salah, pati reward. Ngayon, paano kung mayroong gustong tumawid? Pinipilit, tumawid. Nagsasala ka. Tapos, nandiyan ang sutra mo. Ay nang dumaan doon sa likod ng sutra, dito dadaan sa harap mo at ng sutra, pigilin mo, harangan mo ng kamay. Kapag ayaw magpapigil, makipaglaban ka dahil yan ay syaitan or kasama niya syaitan. Bilang katibayan. Ida salla ahadukum ila shay'un yasturuhu minan nasi fa'arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'hu fa'in aba falyuqatilhu fa'innama huwa syaitan. Kapag anya, sino man sa inyo nagsasala sa harap ng isang bagay na humaharang sa kanya sa mga tao, ibig sabihin sa harap ng sutra, meron ka sutra, at mayroong gustong tumawid sa kanyang harapan, ay pigilin na ito. Ngunit kung ayaw magpapigil, makipaglaban siya dahil ito ay demonyo. So mga kapatid sa pananampalataya, ito ay ating pakaingatan. Huwag natin matawid yung mga nagsasala. At kapag ikaw ay nagsasala sa distansya na kaya mong hawakan, huwag kang magpatawid. Ngunit ang distansya malayo, pwede kang tawirin. Walang problema kung malayo, tatawirin ka, walang problema. Ang tinutukoy dito sa sutra mo. Hindi ka pwedeng tawirin, bawal tawirin. Pang-apat na violation. Itong mga binabanggit natin na apat na violation, common na common ito, nilalabag ng mga Muslim kahit saan lugar. Pang-apat, pinaka-common, pang-apat. Ano yung pang-apat na violation? Nagsasalita ka na ma'mum habang ang imam ay nagkokotbah. Nagbigay ng hatol, Sheikh Ibn Jibrin, nawa kahabagan siya ng Allah. Ayon sa kanyang hatol, obligatory para sa ma'mum na tahimik, hindi pwedeng magsalita, ni umutos ng mabuti, ni magbawal ng masama, kapag kasalukuyang nakatayo ang imam at nagkokotbah. Bawal lahat. Pati na magdikr, bawal din. Wala nang hihigit sa dikr na la ilaha illallah. O kaya maikaw magtasbik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sulit na yun. Wala ka ng prayer. Bagamat yan ay mga the best na mga dikr, ngunit wala sa oras, wala sa panahon. Hindi ka pwede magdikr. Mga kapatid sa pananampalataya, yun lang hahawak-hawak ka ng bato. Invalid ang sala mo. O kaya bulungan mo ang iyong katabi. Halimbawa, kasama mong anak mo na makulit, pasaway. Kaya kapag isasama niyo ang bata, tiyakinin na hindi pasaway. Dahil kapag pasaway na binulungan mo, anak, huwag kang maingay. Tapos na ang sala mo. Wala ka ng sala. Idha kulta li sahibika ansit yawmal jumaati wal imamu yakhtub fakad lagawt. Kapag sinabi mo sa katabi mo sa araw ng Biyernes habang ang imam ay nagkukutba, sinabihan mo yung katabi mo, tumahimik ka. Ay pinawalang saysay mo ang iyong salah. Sahih al-Bukhari, sahih Muslim. Pinaka-authentic ng mga hadith. May katabi ka, sinabihan mo, bro, huwag kayong maingay, may nagkukutba. Ikaw, wala ka na rin salah. Kasama ka na rin, wala prayer. Bawal magturo ng mabuti. Bawal magbawal ng masama. Sa oras na ang imam nakatayo, nagkukutba. Ganyan po ka tindi, ka-importante yung kutba sa atin ng mga Muslim. Ngunit mga kapatid sa pananampalataya, pansinin ninyo. Abay, mayroon pang tagalakad ng sadaka box. Dala-dala niya mula sa dulo hanggang dulo. Pagkatapos sikan, nasa up. Dulo sa dulo. Then, dulo. Ay, wala ka ng prayer. Kapatid sa pananampalataya, wala ka ng prayer. Pati ikaw na nagbigay ng sadaka, wala ka na rin prayer. Bakit? Tingnan mo, ha? Dumaan yung sadaka box, dumukot ka sa wallet mo. 1. Binuksan mo yung wallet mo. 2. Tinanggal mo yung kwarta. 3. Inilagay mo sa box. 4. 4 counts. Pagkatapos, kinuha mo yung pitaka mo, inilagay mo ulit sa bulsa mo. 5. 5 counts. 5 moves. Ano sabi ng hadith? Waman masal hasa fakad laga. Sino man ang humawak-hawak sa bato, pinawalang saysay ang ganyang sala. Sahih Muslim. Yung gaganon-ganonin mo lang yung carpet, nilalaro-laro ng kamay mo. O kaya may nakabukol sa masjid at ginaganon-ganon mo, wala ka ng sala.
yung pagkang dumukot ka. Pwede kang magsadaka either before or after, ilaglag mo sa sadaka box. Ngayon, kaninong kasalanan ito? Administrador ng masjid, imam ng masjid, presidente ng masjid, bakit niya pinapayagan niyang nangungoleksyon ng sadaka box habang nagsasala, habang nagkukutba? Maraming mga masjid ay hindi nila ito alam na ito pala ay major na violation ng sala. Ikaw na tagapaglakad ng sadaka box, tuwang-tuwa ka. 52 Fridays, isang buong taon, Gregorian calendar, wala kang sala tuloy Jumaa. Isang buong taon, wala kang sala. Invalid lahat ng sala mo. Naglakad ka ba naman? It's dulo sa dulo. Tatlo lang na sala ng Jumaa na mamiss mo, nang sadyain mo, na wala kang valid na dahilan, kailangan mo magsyahada muli. Dahil nawala ang iyong pagiging Muslim. Yung pa kayang 52 Fridays. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang pansinin natin. Habang nagkukutba ang imam, may mga maamum na marami, hindi lang dito na masjid, na ayaw pumasok sa masjid. Doon muna sa labas, hihintayin nila ikamat. Habang nasa labas, nagkukwentuhan, nagtatawanan, wala na po kayong salah. Ilang beses mo ginagawa isang taon? Tuwing Biyernes, nagtatambay ka sa labas, wala ka ng salah. Useless ang iyong Friday. Isa pa. Habang nagkukutba, makikita mo yung dalawa nagbubulungan tapos tumatawa. Tawanan. Wala na rin kayong salah. Isa pa. Sa mga sister, habang nagkukutba, busy-busy sa kanang cosmetics, nagme-makeup, nagle-lipstick, o kaya nagtitext, mga sister, wala ka ng salah. Useless ang iyong pagpunta rito. Wala ka ng salah. Invalid ang iyong Friday. Na ilang Friday mo ginagawa yan? Mayroon pa na nagsasala, nasa masjid, mayroon nagkukutba, hawak-hawak ng kanang tasbih, panay tasbih. Wala ka na rin salah. Sabihin mo, ano masama bro? Itinatasbih ko yung pangalan ng Allah, wala po sa oras. Bawal. Yung binasa natin na hadith kanina. At mayroon pa, ito ang marami. Pagpasok ng mama, kinakawayan isa-isa, assalamualaikum, assalamualaikum, kumusta kayo mga brother? Pag sumagot ka rin ng waalaikum isalam, wala ka na rin salah. Huwag mong sasagutin. Kapag kinamayan ka, huwag mong ibigay kami mo, huwag mong sumagot. Pagkatapos ng salah, hanapin mo yung mama. Sigurado masama ang loob noon. Hanapin mo, sabi mo bro, kaya hindi kita sinagot. Dahil ang magsalita kapag nagkukutba ay invalid ang iyong salah. O tama-tama, nadawahan mo siya kasi hindi niya alam. Mga kapatid, sa pananampalataya, itong mga violation na ito, lalong-lalo na yung dumukot ka ng pitaka upang magsadaka, 5 moves. Waman masal hasa faqad laga. Sino man ang humawak-hawak ng bato, pinawalang saysay ang kanyang salah. Kaya natin ito inulit para po ipaalaala sa inyo na hindi po masama magbigay ng sadaka. Ang masama ay bakit hindi mo ilagay sa oras. Doon mo itatapat sa masisira ang prayer mo. Kung gusto mo magsadaka, bago ka pumasok, ilagay mo sa sadaka box. O kaya pagkalabas mo, ilagay mo sa sadaka box. Mga kapatid, sa pananampalataya, bakit importante itong ating tinalakay ngayon? Sala ang susi sa paraiso. Paano magiging susi kung puro pala violation? Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. وَتَكَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid, sa pananampalataya, pag sumikapa ng bawat isa sa atin na ikaw ay nabubuhay na totoong Muslim, at kung mamamatay ka, mamamatay ka na totoong Muslim. Marami na tayong kaibigan na namatay, ngunit hindi pa rin matututo ang Muslim.
At number one na requirement para magiging Muslim, kasunod ng shahada ay salah. Kasunod na ikaw ay bumigkas na walang Diyos maliban sa Allah, na ipunla rito ang iman, kasunod niyan ay ang salah. Kung wala kang salah, useless magsyahada. Kung wala kang salah, useless magbalik Islam. Kung wala kang salah, walang kwenta ang iyong pagbigkas ng syahada. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Ang kaibahan sa pagitan natin at sila mga kafir ay salah. Kung kaya sino man ang pabayaan ito, pabayaan ang salah, siya ay nagkafir. So kahit nabigkasin mo pang syahada 1,000,000 times, kung wala kang salah, hindi ka Muslim. Binasa natin ang hadith. At Tirmidhi at saka Ahmad, isa pang hadith. Baina rajuli wa baina shirki wal kufri tarku salah. Sa pagitan ng tao at ng kufur at ng shirk ay ang pag-iwan ng salah. So ang pag-iwan ng salah, mga kapatid, sa pananampalataya ay kufur. At tandaan natin, ang salah susi sa paraiso. Paano magiging susi? Nakikita mo yung gantimpala sa'yo, ang dami mong gantimpala. Nagsadka ka, naghajj ka, nagumra ka, nagjihad ka, lahat ginawa mo, pero wala ka naman susi. Nakikita mo yung mga gantimpala, gabundok, ang dami mong gantimpala, kaso hindi ka makapasok, wala kang susi. Useless lahat. Ang ginawa mong sadaka, useless, walang kwenta. Ginawa mong zakat, walang kwenta. Ang hajj mo, walang kwenta ang iyong umra. Ano mang ginawa mo, nagjihad ka, namatay ka pa sa jihad, kung wala kang sala, useless. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, mag-isip-isip na tayo. Wala pong warning kung magdalaw si Malakalmaw. Walang warning kung dalawin ka ni Malakalmaw. Magugulat ka na lang. Bising-bising ka sa mundong ito, magugulat ka na lang. Kakatok si Malakalmaw. Tapos ka na. Bago dumating si Malakalmaw, tandaan ang bawat isa. Pag sumikapan mo na ikaw ay mabubuhay na totoong Muslim, hindi Muslim sa gawa, hindi Muslim sa salita, hindi Muslim sa certificate, kundi Muslim na unang requirement, nagsasalah. At kung datnan ka man ni Malakalmaw, mamamatay ka na Muslim. Napakaswerte mo. Wala nang hihigit pa na natamo mo sa mundong ito, na buhay ka na Muslim at namatay ka na Muslim. Nawa, patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ating makamit ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.